Hi guys, share ko lang sa inyong topic natin for this week, which is regarding sa worry, the mortal enemy of man, worry. Yan, few slides lang to. Ay, nag-prepare ako ng slide and it will, few minutes lang to. So, yan. Okay, yung verse natin. Matthew 6 verse 31, do not be anxious saying, what shall we eat or what shall we drink or what shall we wear? Unmask muna natin yung enemy natin. Sabi nga, mortal enemy ito ng mga tao. Worry. Ang nag-resulta nito sa atin, three things. Well, ito lang yung nasulat ko. Una, self-pity. Ito yung pangyari na because of our worry, napaparalyze na tayo. Salik na gumawa tayo ng mga solusyon, salik na gumawa tayo ng paraan, nag-self-pity na tayo, sinasaktan na sarili natin ng our thoughts. Okay? And next, mortality. Umiikli yung buhay natin. Sabi nga sa Matthew 6, di ba? Sino nga yung makakapagpahaba ng kanyang buhay kahit isang oras lang sa pamagitan ng pag-aalala? Actually, nakakapagpaikli pa nga ng buhay yung worry dahil sa napoproduce na free radicals through our anxieties. So, nag-result siya sa heart diseases, nagkakaroon tayo ng cancer cells, and nagre-result din yung depression, and nahirapan din tayo matulog. Okay? Sunod-sunod na yun. Nagkakaroon din tayo ng hobby ng pagiging reactive sa lahat ng mga situation sa buhay natin na nangyari sa paligid natin. Magiging reactive tayo sa halip na maging proactive tayo, di ba? As professionals, alam natin na mahalagang maging proactive ka. Yan, sa lahat ng bagay, mahalagang maging proactive tayo. Pero, through worry, naging reactive tayo. Kung ano yung nangyari, dun lang tayo magre-react. Di natin napapagandaan. Okay, yun yung ginagawa sa atin ng worry. Ito yung tatlong dahilan kung bakit tayo nag-worry as mga tao. Unang pinag-aalalahanan natin, nagkakaroon tayo anxiety is regarding sa life. Sabi sa Matthew 6 verse 25, nag-aalala tayo sa kakainin, sa daramitin. Hindi ba mas mahalaga ang buhay kaysa pagkain? Hindi ba mas mahalaga ang katawan kaysa kakainin? I mean, sa susuotin. So yun, ito yung mga, sa Abraham's Maslow's hierarchy of needs. Alam niyo naman yun, di ba? So yun, ito yung physiological needs. Foods, clothing, shelter. Ito, nag-aalala rin ng mga tao sa future. Okay, basahin ko lang saglit. Sa Matthew 6 verse 34, therefore, do not be anxious about tomorrow, for tomorrow will be anxious for itself. Ayan, nagiging, ito yung pinakaiba ng doubt sa worry. Si doubt, nakatingin siya sa today and sa past. Okay? Pero si worry, nakatingin siya sa future. Hindi pa nangyari, mangyari bukas. Pero, ano na tayo? Nagda-doubt, I mean, nag-worry na tayo. Kung ano yung mga gagawin natin. We are worrying for the future. And sinasabi sa salita ng Lord na huwag tayo mag-worry sa kinabukasan. Ito rin. Next is, we worry for today. Sabi sa second part ng verse 34, sufficient for today is its own trouble. Sabi, hayaan mo nang mag-worry yung worry para sa kinabukasan kasi sapat na yung alalahanin mo para sa araw na to. Yung sinasabi. So these are the three reasons why you worry. Ito, last na to. How to defeat worry. These are my four tips, guys. It's limited lang yung oras. I will discuss it na. Sa Thanksgiving, yan yung una para madipit natin worry. Be thankful kung ano yung meron ka. It may not be abundant, but it is enough. Okay? Wala man tayong makain yan dahil sa pandemic. Wala man tayong trabaho, pero at least wala tayong COVID. Something to think about. Okay? Next na kailangan natin is increase your faith. Romans 10 verse 17, sabi rito, ang pananampalataya nagmumula sa pakikinig ng salita ng Diyos. So, kailangan nating mag-aral lagi ng salita ng Diyos para ma-increase yung faith natin. Kailangan nating lagi makinig salita ng Diyos para mag-increase yung faith natin. Through this, ma-defeat natin si worry. Okay? Next is, pray for supplication. Sabi sa Philippians 4 verse 6, do not worry in all things, but pray with
thanksgiving. Pray for provision with thanksgiving. Yan sinasabi sa Philippians 4 verse 6. Huwag raw tayo, bahala, huwag tayo mag-ala sa halip, mag-pray tayo. You know guys, na yung stress na dulot ng worry is a type of energy din. And worry will cause exhaustion. Nakakapagod yan. Why not? Yung energy na ginamit mo sa worry, gamitin mo na lang sa pananalangin. Will it be worth it? Lastly, seek His kingdom and righteousness. Sabi sa Matthew 6 verse 33,